Hello po sa lahat, magandang araw. Welcome po muli sa ating YouTube channel. At para sa araw na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa itong digital remote control switch. So ito po, meron tayo ditong digital remote control switch. Ito ay YAM na brand. At meron siyang model na YM-101. Ito po ay nabili ko online at titesting natin ngayon kung gagana ba talaga to. Yan, kung gusto nyong di-remote control na yung ilaw nyo, especially po sa ating mga kwarto, kung kapag tayo ay nagpapahinga at inaantok na tayong bumangon para patayin yung ating ilaw, eh maganda po to para remote control na lang po yung ating gagamitin. So, ito po naman yung kanyang diagram. Simpleng-simple lang. So, itong kulay itim at saka pula sa gitna. Ito yung magiging ito yung line 1 at line 2 natin, o line at saka neutral. Yan, samantalang itong itim sa pinakagilid at saka itong kulay asul, ito naman ay i-connect natin sa ilaw na gusto nating paganahin. Tapos sinasabi rin dito na up to 1000 watts yung kanyang kayang i-handle. Pero payo ko lang, para mas magtagal tong ating remote control switch, ay mas maganda mas mababa sa 1000. Yan. So try nating i-wire. So yan po, ito yung ating circuit breaker. Tapos meron na tayong ginawa dito, itong ating ilaw at saka socket, para testing natin. Tapos yan, wire na natin to. So sinasabi dito yung kulay red na wire, ito yung ating line. Ito, yan, line o line 1, kung line to line yung supply nyo. So kukunin ko na to. Tapos itong katabi niya, ang itim, ito naman yung neutral or line 2. So ito yung ating circuit breaker. Kukunin na lang natin yan. Itong dalawa sa gitna. Yan. Kasi line to line yung supply namin, kaya okay lang kahit magkabaliktad to. Yan. Yan. So, napakadali lang i-wire niya. So, yan. May supply na tayo. Itong dalawag sa gitna. Tapos, itong blue at saka itim, ito naman ay rekta na sa ating ilaw. Ito yung ilaw natin. Ito yung dalawa niyang wire. Kukunik lang natin yan. Yan. Kunik lang natin to rekta. Tapos lagyan lang natin ng electrical tape para safety. So yan na po, tapos na nating i-wire at nalagyan ko na ng electrical tape. At saka ito nga pala yung kanyang remote controller, on and off. So nung nabili ko to online ay hindi kasama yung kanyang battery. So ito yung maliit niyang baterya. So kung bibili kayo ay samahan nyo na lang ng battery, kasi ano, bihira lang akong makakita ng ganito sa ating halimbawa sa department store. Pero marami naman ito siguro sa ano, mga electronics o electrical shop. Itong 12 volts at 23 amperes na battery. So yan, 12 volts and 23 amperes. So ito yung baterya niya. Yan. So testing natin lang natin yung ating circuit breaker. So yan,
Gumana na siya rekta. So, try nating i-off. So, yan po. Gumagana siya. On. Yan. Na-try ko din pala to ng mga 10 meters. 10 meters ng layo galing dito sa kanyang controller ay gumagana pa rin naman. So, maganda to. Gumagana siya kahit may nakaharang na pintuan. Kaya masasabi ko na okay to. Kung gusto nyo ng mas komportable kayo sa pag-switch on and off ng inyong mga ilaw. So, pwede din po nating gawin tong parang master switch. Halimbawa, may mga ilaw kayo sa perimeter lightings. Gusto nyong di-remote na lang. Pero, kung masyado ng marami yung load nyo at malaki yung wattage, lagpas sa 1,000, ay mas mainam po na gamitan natin ng relay o kaya magnetic contactor para yung magnetic contactor na yung mag-handle ng matataas na wattage para po safety yung ating wiring. Pero at the same time, ito pa rin yung ating gamit, remote controller at pati itong ating device. So next video, yun po yung ating gagawin para at least alam natin kung sa maramihan na pag-wiring nito ay safety po na paraan. So yan po, napakadali lang po ang i-wire. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, paki-like, share and subscribe po sa ating channel. At para po sa mga motor controls o kaya mga basic wirings or repairs po na video, paki-visit nyo lang yung ating channel. Marami po tayong playlist dyan, paki-check lang po. At maraming salamat po muli sa panonood. God bless us all.